kakirig. Bakit ang saging na tanong sa mukha? Tumubo, nagbunga, nagbunga, napukan, magulang na, napukan. Nung hinog na, kinain, sinok, tumama. Ika muna sandali ang saging. Hanggat may isa na iiwan sa akin. Mayroon yung kung anong ginawa niya, mga kinain lang yung sa banay hindi pinalatan. Ginawarin niya, kinain lahat, kinain yung saging na hindi pinalatan. Gaya-gaya po, kumaya. Sabi niya, ma. Ngayon, ama pakiulit yun. Nung sabi niya, sinong kumain? Ama, lupa. Ma, lupa. Bakit nga lupa? Samantala yung katakunuhan ay ganito. Naitanim sa lupa. Sino nga naitanim sa lupa, ma? Sino natanim na dito sa lupa? Dahil sabi mo noon, itong mga tanim na ito, reincarnation lang ito. Opo. Reincarnation. Tao man, halaman man, reincarnation yan. De, paliwanag mo doon sa harap. Nagsalita ko doon. O, nako. Isa-isa. May pakiring pa rin. Pang-aasin, hanggot. Ano may nangyiki ni Ama dahil pa? Nako, paano nangyiki ni Ama? Sabi niyo na? Bili ni Ama ng kalawag ko na kanya. You see? Ang that time lang na nandun pa lang sa loob, personal. Oh, yung hindi pa napakinggan is hindi pa niya sinabi, hindi pa rin nilang tatanggapin. Kaya nga po na, kaya nga, ang sinasabi ko po dito, Motherland is not competing on promised land. Kaya kasi nga, Motherland is bagi. No? Ang promised land is yag. You cannot live forever kung buhay ka lang. And you cannot live forever kung katawang ka lang. Kailangan na magsama sila. Now, being ganun po na usapan, kaya nga po pinag-uusapan po natin, kasi ang sabi ni Ama, no, ang salita, bawat salita, mayroong kahulugan. At ang bawat kahulugan ay mayroong kapaliwanagan. That is why, kaya nga, anya iti biyag, iso iti Diyos. Anya iti Diyos, iso iti biyag. So, kumbaga parang kung hindi aalis dyan, anya iti biyag, nga adda kada tayo. Iti biyag nga adda kada tayo, iso dahi tati ayat na. Kit anya iti ayat na nga iso iti biyag tayo, iso ti pan nakaamu tayo iti lawag. So, iti kwa, amursiko. Amursiko. Hindi po tinapa yun? Amursiko. Amursiko naman yung sinasabi mo. Amor. My name is I. My family name is Siko. Don't be angry, amigo. I will go with you. Ngayon mo lang narinig yan, anak. Opo. Ngayon dumadaan ko yung damo, pag dinaan ang dumidikit sa iyo. Sumama sa iyo. Ayan yung purikit. Purikit. Ang purikit yan, o. Kapag nakadikit sa iyo, hindi hihiwala yan. Hindi hihiwala. Kakapit sa iyo ng kakapit yan. Ayan po. Yan po sa tinadaan ng namin. Salsalbot. Ay, purikit. We hate that. We hate the purikit. Di ba? Ang daming purikit. Nung mga ano. Ayun pa lang. Amorseko yun. Amorseko pala yun? Amorseko. Kaya ka sabi, amorseko. Tinapay ba yun? Kasi amorseko naman yung sinasabi mo tinapay. Mas madala, no? Didikit sa iyo, purikit. Pag dumaan ka po, pag dumaan sa purikit, nung nakapantalon ka, palaga puno yan. Opo, opo, opo. My name is, my family name is Ito. Don't be angry, amigo. I will go with you. Sumunod siya sa'yo. Oo, pala. Okay. Don't be angry, amigo. Ito sabi ko sa inyo eh. Sumunod siya sa'yo. Dahil hindi mo alam, galit na galit ka nung tanggalin mo. Oh, yes po, oh, yes po. Ganun nga, siyempre. Ang dami. Pag alam mo, pag sumama ka sa akin. Ngayon ito na nagmamahal. Kung may nagmamahal. Forever. Forever na pagmamahal sa akin. Nung unang panahon, nung walang bigas. Yung bigas niya, may bigas niyang maliliit yun eh. Pero pwedeng kainin. Kaya nga po sabi ko na I'm a good listener. That is why I call myself as a, hindi ko masabi kung storage ako, book storage. Because I heard a lot of story. Kaya nga sabi ko, magaling ako magsalita, magaling ako mag-narrate ng kwento because magaling ako mag-listen. Kaya nga dito. Opo.
Stop na kong busin. Yes po, para hindi mabangga na. Opo. Left, right, forward, then backward, then go. Opo. Kaya nga po dito, kaya nga sabi ko sa kanila, nung the time na nagtanong ako, ano ang Diyos? Ngayon sabi na nila sa akin, you take out that. Sabi nila sa akin, tanggalin mo yan kung gusto mo ng katotohanan. Anong problema dun sa ano video na nagre-record? Are you not proud na isa ka sa chosen one? Kaya nga, iilan-ilan lang. Kaya pala, ang inay, siya ang sampagita, di po ba? Pero iilan-ilan na, ilang-ilang si ama. Yun yung lagi niyang sinasabi at ilang-ilan lamang ang nakakilala. Ilan lang nakakilala kay ama. Yes po, kaya nga sabi ko nga. Alam mo nung sumampa si ina sa amin, ng kalimbulak, yung mga pangungulak at nasampagita. Opo. Wow, sabi mo. Wow. Kaya nga dito, opo, anong... Kaya nga po dito na po ngayon sa... Sa promise lang, ang minahal ko nila, ilan lang nakakilala sa akin. Pagkatapos yung sulit niya yung tinanggap niya na ano, corona, eh, nahima pa si Ama. Ang sabi ni Mrs. Danao, yung parang inano namin si Ama, eh, binigyan ng tubig si Ama. Uminom si Ama ng kunti lang. Pagkatapos kinuha ni Nay, kunti rin. Tapos kami na mga, hindi namin alam na disciples na kami doon. hindi ko alam na disciples na pala kami doon. Pagsama niya na sa amin doon sa unit, eh, disciples na pala kami. Eh ngayon, yun isang baso na tubig na yung nagkasi sa amin na 14 kami. Hindi lang 12 yung disciples, naging 14 kami. Dahil may sumingit. So si Ama ang ika-14? No. Ika-15 si Ama, ika-16 ni Ama. Ni Ina. Ika-15 ni Ina. 15 si Inay, 16 si Ama. Oo. Si 16 talaga. Eh, yun ang ano namin doon. Kaya nga po dito, nung puntuhan na sabi nga nila na tumanggap si Ama, marami tayong nakaalam kasi ng kwento. Ngayon. Pero yung kahulugan ng kwento, yun yung bagay, kaya nga, rinirepeat, pero hindi po natin makatas yung... Eh ngayon, una si Ina nagliwanag sa atin. Opo. Nagbigay ng liwanag. Nagtangla sa atin ng liwanag. Nung maliwanagan ang isip natin, dinala tayo kay Ama. Bilang naliwanagan na. Dahil naipaliwanag na niya. Pagdating natin kay Ama, inirecycle na naman tayo. Nire-resolve naman tayo. Noong ano, pagdating kay Ama, ang sabi niya, ba't ka narito? Ba't ka narito? Wala ka rito? Pagdakat ko na. Tao ka. Wala kang alam kasi. Tao ka. Hindi ka tao. Aga ko. Maraming nag-react doon. Nasaan ka ni Ama? Opo. Maraming nag-react. Eh, ako naman na side-chain nila. Latit ako sa kanya. Ma, can you repeat the question? Okay. Sabi ko gano'n. Ayaw na ulitin niya, Ma. Ma, please. Ano yun? Ano na yung question na yun? Sa kung beses sinabi niya. Nang sinabi niya, din naliwanagan ako. O, doon ako nagsimula. Ibo ako ng bullpen ko, notebook ko. So, Sorry ako. Sorry kayo, magkapalit kayo talaga. Nakinupya kayo sama. Kaya nga po, nakinupya kayo. Nagsalita si Kulyado, makinig kayo. Sabi ni Kulyado, ibig mo sabihin, ikaw lang ang magaling. Wala na sa akin, kukunin mo na lahat. Tinan niyo siya? Ginanong niya ako kasi yung Kulyado. Kasi ano yung siya, good learner. Good learner siya. Kaya nga po dun sa puntuhan, ito ha, opo, nung panahon ng, ito yung ini-insist ko na kwento, kinukwento ko ito, na ang dami, na ang daming nakinig. Kasi ang sabi sa akin ng isang kapatid, lahat daw ng pumaroon ng promised land, baw na baw silang lahat kay Ama. Lahat ng sabihin ni Ama, okay sila, walang problema. O, ngayon. Pero nung ang problema, nung dumating si Alma, iba ang eksena.
ibang naging eksena. Kasi lahat ng salita ni Ama, question ko, sige ko na nga, anya mo dahi tanawan ti dahi dayaw na. Ang tanong ni Ama sa mga tao. Opo. Sino ang pinuntahan niya dito sa pamasyan? Walang sumagot. Ang nakakita, hindi nakakita. Ang marunong magsalita, nakapagsalita. May tumaas na kamay. Total blind. Total blind talaga. Pinasyan ko na. Opo. Eh ngayon, tinanong siya kung kilala niya ang Diyos. Kilala ko, Ama. Sa pamagitan ng kanyang pangyarihan, naramdaman ng aking katawan. Ang hangin, dito sa braso ko, naramdaman ko siya. Mapatunayan mo. Sabi niya, mapatunayan. Pagkatapos kumuha siya ng isang, ito lang ang blind, nakakita, walang alam. Hindi. Sino ang pinuntahan niya? Sa ilang tanong niya, ikaw Ama. Ikaw Ama, sinadya namin dito sa promised land. Hindi yung upang kami may ligtas, kasalanan namin. At mapunta kami sa buhay na walang hanggan. Eh kung wala si Ama, malalaman ba natin yung buhay na walang hanggan? Eh kaya si Ama ang sinadya natin. Ngayon at wala na si Ama, sabi ko, nakakalungkot na isipin. Nandun na yun ihinanda ni Ama sa halwa. Nandun na. Sabi ko, siguro hindi niyo alam yung mga bato na hinatok ninyo galing doon sa bundok. Bawat isa sa inyo nagbuhat ng bato. Ano ba ang bato? Tao. Tao. Batong puso, batong isipan. Alamin mo kung anong bato. Isa ka doon na nakahirir. Isa ako doon kahit hindi ako nagpag-gamulo. Pasalamat ako at isa ko doon na naibakod. Opo. Para yung bakod na yun hindi matibag, hindi masira. Nandun ako nakatayo. Ay pagkatapos dito siya nagkanap na stipin kayo na bato. Opo. Anong ibig sabihin ng mga bato na yan? Anong ibig sabihin na yan? Eh, hinakot ako ng mga kapatid, naghirap ako sila bayanihan upang hindi mainitan ang paan ng mga bisita. Para hindi pa maputikan, kasi minsan yung maputik kasi pag dinuunan. Sabi ko, lalong mainit. Dahil yung bato na yan, tindik ang araw, talaga lagalab yung init. Yes po, talagang mainit. Ngayon, isa ka dyan na nairirira dyan upang tanggapin mo ang bisita. Tanggapin mo ang bisita. Ikaw ang magsasalubong sa bisita. Dahil wala na si Ama. Eh ngayon, sino magsalubong sa bisita? Kaya ako, nahihiya ako na magdala ng mga tao dito. Sabi ninyo sa akin, patulayan mo dito pa. Sa promise lang. Sabi ko, kanya-kanya tayo ng... Tanggap. Ng dala. Oo. Oh, kanya-kanya tayo ng tungkulin. Sabi ko, huwag ninyo ako kurayin. Dahil nakipag-ano ko sa kanila ng isang araw. Isang araw nakipag-ano ko, nakipag-alubo dito na... Napatunayan ko kahit na nandiyan na sila sa lunong promise na meron pa rin yung mga ugali na kaya nga po na sa sa mga pinakasalita ko noong nariyan si Ama personal siya yung sumalubong sa atin siya yung nagbisita sa atin ang problema noong nandiyan si Ama kasi ang promise na is isang pamilya yan lahat sa parang kumbaga ang Ama may bisita siya makigamuluti ina, makigamuluti anak na mangbisita, di ba? Mangbisita. Ang problema ang nangyari, si Ama lang nagbisita. Walang pinakialaman yung anak. Ngayon, wala na si Ama Martinianong personal na makita. Wala na. Handa mo mangbisita. Handa mo mangbisita. Kaya nga po ito nga, kaya nga sabi ko, yun nga, talagang yun yung isa sa mga hamon. May isa ka pugno, makipagdiyangkat po. Yun yung nangyayari. Yun po yung nangyayari. Kaya nga sabi niya, Kalray, kunoon, di yung pa'y maururnos ni Bagbagayot to'y kit umayak ito'y baka nakarkaro ak pa'yong da kayo. No? Kaya po, kailangan po natin na bagay na, ito nga, mga kapatid ko na, yun yung usapan eh. Tisursuro ni Ama, adalin tayo. Adalin tayo. Ibig sabihin, you are free to us. And I am free to
explain. Kung hindi mo tanggap yung explanation ko, someone can help us. Dito din. Para kaya nga yung sabi, wala akong alam, ano silbi na mga kapatid ko. Tutulungan ako. Pero hindi ganun ang ngayon. Doon sa awit natin, kung darating na tayo sa pag-awit, kung hindi natin kaya naman, tatawag tayo ng rescue. Yes po. Diba? Kaya nga po dito na, ito po sa atin, ang ating pagpapakilala, pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, sinabi ni Ama na ang buhay ay Diyos. Ngunit sinabi rin ni Ama na ang lupa ay Diyos. Diyos din niya ng lupa. Sinabi din ni Ama na si Adan ay Diyos. Ngayon, ako kasi, sabi ko, huli na salita ni Ama. Huli na salita. Pero may nagsabi sa akin, hindi daw pala huli yon. Yun yung una. Sabi ni Brother John, si Mar Bulalin daw, sinabi niya na dito sa Motherland noong 1980s, tunay na Diyos ang liwanag. Pero ako, bilang ako po, sabi nila sa akin, ni Totoy ba kanina man, naudi ang mensahe ni Ama, tipog no a Diyos, iso dahi talawag. Yun yung narinig ko. No? So, ngayon na, gusto kong malaman, so nung sinasabi ko sa kanila, nung siyempre kami na, ang talagang pinapaliwanag na namin, ang tunay na Diyos, the Creator, is the light, yung liwanag. Kaya nga, ang dami nilang bagay na pasikot na si pinasok. Kaya nga sabi ko, yung mga questionnaire din na yon, it's a training. Eh ngayon, sa Promised Land, ano ang Diyos? Siya tibiyak, ang makita. Paano yon? Paano yung liwanag? Ang ilan sasabihin, hindi sinabihan ni Ama sa akin. Marami. Sa isang pamilya, sasabihin nila na nangaral si Ama, may nangarong tumanggap na ang tunay na Diyos ay ang pag-ibig. Mayroon ding tumanggap buhay. Mayroon ding tumanggap yung liwanag. Kaya ang problema ngayon, sila mismo doon, hindi magkaintindihan. Pero sinabi ni Ama, ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. Ngayon, yun yung bagay ngayon, po. Alma, may tanong ako sa iyo. Opo. Ito sharing for sharing. Yes po. Ganon din sa inyo mga kapatid. Noon namit tayo si Ama, anong unang tinanggap natin sa kanya? Nung namit ko si Ama. Nung namit mo si Ama. Anong unang tinanggap? Anong unang tinanggap mo sa kanya? Hindi ko po malaman eh. Kasi nung sabi ko nga sa inyo, nung first time na pumaroon ako ng Promised Land, sightseeing din ako eh. Oh. Diba? So hindi ko alam dito kung... Dito sa sightseeing. Opo. Kinakailangan ko klase natin. No? Yes po. Di ba si Ama ang tumanggap ng puso? Si Ama ang tumanggap ng corona? Opo. Dahil may ginawa siya ang puso. Sinang puso siya sa ano? Sinang puso siya sa ano. Tinanggap niya ang puso. Ngayon, ang ano niya, ang panaka-ano niya, dahil dun sa pagbindisyo natin, na sinasabi nila na si Ama Kes, katulad nito, Deng. Kamay mo. O, dito. O, yan. Hinawakan ko yung katulad kay Amang kamay. Binuka ko itong ano, ito, binuka rin niya ito. Oh, pagbukang ganyan, anong sign yan? Heart. Oh, heart. Tinanggap ko ang puso mo, tinanggap mo ang puso mo. Irespeto mo ang... Dayo, pagdinayo. Panagdayo. Anak mo. Tinanggap natin yung araw na tinanggap natin sa kanya. Dahil siya ang tumanggap ng puso at corona. Ginawa niya na doon na... Sa bagay, mayroon akong nakarinig ang noon dyan. May naka... May... First time. Sinabak po yan. Hindi, may ganun na akala ko kasi hindi naman niya sinabi na... Pero taga-Motherland lang si Uncle ko, Will John. Ang sabi niya noon, Timaki Bendisyon at Kasdegi Ima. Kasdegi Pangal. Yan yung maganyan yung... Dahil sa paghalik mo, halikan mo yung kamay niya. Pag binuka mong ganyan, sign of heart. Pag sign of heart na, tinanggap ko ang puso mo. Tanggapin mo rin ito. I will give my heart to you if you handle it, if you care. Kinakailangan itong salita ko, pag-ingatan mo. Kaya yun ang ingat. Kaya pala doon sa nagpukong loma,
Manong ti ayam ko nang meron pa doon patuha. Kasi dito manong na. Manong ti ayam ko. Yeah. O dito, dito sa ilong natin. Dahil dito, dito ang paglabas ng buhay natin. Dito naman sa noon natin, galing siya na ang bendisyon ng kailangan ng katawan natin. Dito naman, na, hindi dito. Dahil sa baba. Pagsalita. Dito sa bibig, halikan mo yung kamay niya bilang tanda ng pag-iibig mo sa kanya. Kaya, tinanggap, kaya mano, tinanggap mo yung pag-iibig niya, yung puso niya. Halikan mo yun. Tinanggap ko yung puso niya. Bilang magkapatid tayo, hindi bilang doon sa anumang bagay. Kaya nga po actually yan, actually yun we explain it kasi yung pagmamano. Pero may iba, mayroon pang iba. Sa promise lang ginagawa nila, ilong, noo, ilong. Oh, hindi. Ay, hindi na dito sa bunga nga. Hindi, ilong pa din. Marami, kaya nga. Sa bunga nga, dahil itong bunga nga. Yes po, yes po. Dito lalabas. Pero di, mayroon yung mga ganon. Kaya nga noon tinanong ko, ang ilan sa mga explanation po ganito kasi, halimbawa ikaw may asawa ka, eh siloso, silosa. Kaya daw ilong, noo, ilong na lang. Yun yung ilan yung mga paliwanag nila noon. Eh bakit? Bakit noong nakikounter ako sa Rizalino, bigla kuha ng ano, ng baba sa akin ng kamay ko. Tanggapin mo, puso ko sa mga ganun. Kinabog. Kinabog niya yung dibdib niya. Eh, suso yun. Suso yun. Ay, babae yun. Oh, babae. Isang pa kasi yun. Suso yun. Di, nailang ako. Nagulat ako. Okay. Okay. Pag nun ako naman, tinanggap ang puso mo. Dahan-dahan. Kaya nga bawat ano, bawat kasi sa promise land, iji ko na namot ni ama nga ng kitwa. Masapul amum ti kabalinan ti panagsaritam, panaggaraw mo. Panaggaraw. Yun po yung sarita kan panaggaraw. Yun yung, kaya nga po dito maging yung pagkilos. Kaya nga kagaya niyan kanina, yung pag-ikot, pairot. Meron yung isa, eh hindi ka didiretso daw sa bahay mo, iikot ka. Para umirot di pamaten. Siya ko na nakit, kiuray nga rugawan aramidin mo, basta puro pa irot langin yung jipantanag na mo, di awan kuray di awan pamaten. Hindi ganon. Kaya nga sabi ko, sabay, kaya nga mayroon pong kahulugan ang bawat pagkilos, ngunit hindi ibig sabihin na yung bang susundin mo lang, siya ko na nga gaya-gaya po tumaya ang nangyayari. Kaya nga po dito, ipinapaliwanag. So even though na, kaya nga sabi ko, sa lahat ng mga kapatid, itiin tayo nga panagadal, iti panagadal tayo, itinaamuan tunggal maysa. Kaya lang po minsan, napakahirap kasi yung ganon. Kasi nga, kagaya ni Sister Aida, sabi niya, mabain idi agdamag kasi no agdamag kakaslaawan ang mom. Yun yung sabi niya. Ang taong palatang, daig pa sa marunong. Mayroon pong gano'n. Tapos, dahil yung nagdunong-dunungan, wala pa siya. Wala siyang alam. Pero mayroon naman po yung parang kagaya ngayon, no? Nagtatanong. Kasi ilan sa mga tao din ngayon, pag nagtanong ka, ang kanilang mindset is to parang palabasin na, let's say, nagtanong ako sa'yo. Then, ang pinapalabas, ewan ko kung bakit naging ganun ang mindset na, nagtanong ako, ang gusto kong palabasin is, wala kang alam. Wala kang alam. May ganun na mindset. Pero hindi. Kaya nga sinasabi ko, I'm asking question, is not because napalabasin ko na walang alam. Hindi. Kasi unang-una, anang arot pagsaritaan ta. Diba? Isang usapan. How can I open us? Kagaya, kasi kung nada nga, dato ay agdungag ka lang, dungdungag ka. Pagkatapos, pag sinabi yung agpapada tayo kakabsat, nga nagdungagan, kiniama, kitagpapada tayo, nga mangimplementa, mangirami, titibagbagi tayo. So, kaya, uy, anak, umakim umong, amok mit di jayan, what for na umayak pa yung agastos, umak for, di ba? Kasi wala naman pala tayong pag-usapan. Puro mit lang ibagam nga, nangigtay amin daytan. So, what, anyapit, saritaan tayo, di ba? So, kaya nga sabi ko, minsan may mga bagay na magtatanong ka, it's just to open a conversation. Yeah. Di ba? Open to conversation. Kasi halimbawa, bagong dating ka, anong malay mo kung anong usapan ang gusto niya? O anong malay mo kung anong, kumbaga kung gusto niya isang bagay? Kasi yan is
mag-start din ng conversation. Pero pag noon, baga nga, nagtunutan, amuta kami dagitan, ay ka ulit, takit-kitan. Diba? Before na tumulag ako sa Canada. Opo. May message sa akin si Sister Lydia Katan. Yes po. Punta ka dito, grabe. At may bisita ko dahil sa kaming kapaya. Eh, doon nagsalitan ako doon, nagsasayasin ako sa harapan. Marami siyang tanong. Marami siya tanong. Eh, wala siyang dalang libro Biblia. Opo. Eh, wala siyang dalang libro Biblia. Sabi, ang sabi niya sa akin, maganda sana ang usapan natin, brother, kung may Biblia ako na. Dala. Dala. At bubuklatin. Sabi ko, dinukot ko yung hymnos na yung inawat ko si Biblia ka Diyos. Pagkatapos dato eh, ikayo-kayo binala ka na pa ikabukiran. Pagkatapos sa diyo muna. Inuto nga ba? Hindi, kwa-kwa. Eh, hindi so pag-isang mo eh. Who is doctor and who is doctress? Ngayon, magpupulutin yan. Hintayin natin... Hintayin natin na bubuka siya magsalita. Pilosopo ka, brother. Pilosopo ka. Ano ang ibig sabihin ng pilosopo? Ang pilosopo, lupahin dito. Yes, pilosopo. Eh ngayon, ano na lang, paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Ang ano niya, ang pagbubilin sa akin ni Ama, kung matigas ang ulo, na ayaw magpakumbaba, sigawan. Ginawa ko, sinigawan ko. Sinigawan, pero pirog daw doon sa kalimapayaw yun, tatlo silang lalaki. Sinigawan ko, pag sinigawan ko. Nung sinigawan ko, umalis, nag-sinter siya, pumunta sa church ko. Tinawag ko yung mga babae, sige, diligay na ang amitin. Nakikinig siya. Noong nakikinig, lumapit. Dahil sa awitin. Nabigani siya doon sa mga awit. Lumapit. Tanong sa akin, brother, paano pa ako magtatanong kung pupunta sa Canada? Kung ipagkaloob niya, matuloy ako. Ngunit kung hindi niya pagkaloob, dito ako. At saka huwag kang mag-alala na. Dahil sa milyon na anak ni Ama at binhi ni Ama na binigay niya sa mga anak niya. Isa ko dun sa nakapulot. Ipimahagi ko dito sa kwa. Bagamat wala akong chapel na pinatayo dito kami kay Mar, kay Mr. Longan. Kami naman. Si Mr. Longan, ano lang yan? Pagamasig lang yan noon. Eh ngayon, di ano kami doon. Nung ano na yon, di nandito yung mga binhi. Dito na natanggap na nila, tumubo na sila. Umano na yung magandang ano na. Okay. Dahil nasa magandang lupain ang pagkalagay na binhi na yan. Sabi ko, halinawa ang sa Panginoon na itong mensahe namin sa inyo, tumubo rin. Tumubo rin. Kung tanggapin mo iyo, kung ayaw mo tanggapin, iyo rin. Salamat sa Diyo. Eh, pero ano nga sa akin? Nakipag-embrace. Sabi ko, tama yung sinabi naman, nasigawan mo. Ganun talaga yung atin. Pwede niya ang boses niya. So, alam niyo po dito nga, kasi yung katuruan, kaya nga sinasabi ko, sa isang kapatid, mauna ang salita, sunod ang gawa. Sa akin yon, kasi mayroon daw pa lang, una yung gawa, then sunod yung salita. Pero kaya nga sabi ko naman, sa akin, yung paliwanag ko, halimbawa lang ha. Paano pa gumawa kung wala ka ng salita? Kaya nga po, dito muna, halimbawa like, ako, no? Ang iisipin ko muna, iisipin ko mangloko ng tao. Oo. Kasi yun yung isip ko eh. Pero you entertain me with the word at usapang Diyos, mawawala yun. Mawawala yun. Kaya nga po naalala ko, yung salita ni Ama niya kati kunana, itisursuro ni Ama timang brainwash kada tayo. So, itisursuro timang brainwash. So, unang kasi hindi mo gagawin yung isang bagay kung hindi maayos yung isipan mo. Tapos yung Mr. Clean. Opo, kaya nga, ginawa niya lahat ng kwento na mayroong Mr. Clean. Hindi pa matanggal-tanggal ha. Kailangan pang may sun rocks. Imagine mo yan. Mayroon pa lumilis. Opo. Opo. So, makulada ide. Mayroon pang kamay.
Opo, may... Para malinis. Opo, kaya nga sabi nga, ate na mo ha, para tayo lubos ang malinis ha. Kailangan na magsabon ng safeguard. Para may konsensya ka din. Ngayon yung malinis ka na, mayroon pang tender care. Tender with care. O, di ba tender with care? At kailangan mo nang gawa, ganap, magsabon ka ng kamay. Kamay na yung gagawa. Inanap ko rin sa akin yung kamay. Opo. Dahil eh, may babae doon na pa, naligo din sa iba. Opo. Dito ko sabi, wala naman sabon sila dito. Sabi ko nun, wala pa naman akong dala, binili na sabon. Mm. May sabon dyan, kaya lang kamay lang. Hanap ko lang. Hanap siya ako na saan. Eh, wala naman, wala naman brother, wala akong makita ng sabon. Hello. Oh, tingnan mo yung limang daliri mo, kamay yan. Ah, ganun ba yung brother? Oo, taga Santiago yun. Opo. Aawit ako. Okay.